ito yung ginagawa ko mga kaps na katre ngayon, ano, simpleng design lang siya. So meron tayong mga bulilyo rito, apat dun sa kabila, tapos tatlo sa gitna. So nakamitsa lang yung mga yan mga kaps. Yan. So ito yung pinaka headboard natin, then meron tayo rito sa likod na yan, sa nepa or yung side rail. Ay kabit ko na mga kaps yung mga sorelas niya. Ayan, bali pito yan. So yan yung standard, pitong sorelas ang lalagay natin sa katre. Kasi yan ay 75 inches yung standard niya na haba. So, depende rin sa sukat na ipinapagawa ng client. Pwede rin 80 yan. So, depende yun sa sukat ng foam. Ito ay king size mga kaps, 72 inches by 75. So sahig na yung lalagay natin. Ito nga pala mga kaps yung nilabas nating Mitsubishi L300. Bali, pangatlong buwan niya na mga kaps at sa December 1 ang first hulog niya. Bali po, pwede na natin siyang ipabatak. Nasa around 4,000 na yung mileage siya mga kaps at magse-second PMS na siya. Pero hindi ko na siya dadalhin sa kasa kasi medyo nakakaurat kasi sa kasa. Mas gusto ko pa yung dun na lang sa service center sa kakilala ko. At least alam ko yung gagawin nila. Mas mainam pa rin na ano, dalhin nyo na lang sa service center ng private. May kakilala din kasi ako eh. Shoutout nga pala kay Sir Marvin Galang. Yan. Halos parehas lang din naman kasi bibili ka rin ng langis. Babayaran mo rin langis nila. So sinasabi nila free labor. Pero mas maganda pa rin yung ano, magiging service dun sa private. Mag-check talaga nila lahat. Tsaka wala kang doubt na pinapalitan talaga yung langis. Yan. Meron na siyang grills mga kaps sa loob. You know. So going back, andito sa project natin ito. Bali, may natapos na akong isang queen size na panel bed. Hindi ko na lang na-picture kasi sobrang busy. Ako na lang din yung gumagawa at saka ako na rin yung nagbabarnes. Paisa-isa lang din kasi mga kaps, tsaka medyo matumal ngayon. Shoutout nga pala kay Kasanggang Bornok at siya ay ngayon nandoon na sa Kingdom of Saudi Arabia. So nangarap din yung ating kasangga ni si Kasanggang Bornok. Trabaho niya ron ay driver ng trailer truck. Kamusta dyan kasangga? Uwi ka na, hindi na ako galit. Dami natin project. O kaya pag uwi mo na lang, gawa tayo. So yan, sa pagbuo mga kaps ng katre, para dun sa mga kaps natin na bago lang or ipaplano ng pagtatayo ng sariling shop. Kasi maganda ring sariling shop. Marami kang matututunan. Tapos, sarili mo'y kita. Pwede naman din, kapag medyo marami na talaga yung tanggap, kukuha ka na rin ng mga kasama mong trabahador. Bali, ang ginagawa ko dyan kasi mga kaps, halimbawa, maraming gawa. Yan, si Mang Benro, tapos dati si Mang Bornok. Ayun nga, umalis na si Kasanga. At dahil medyo matumal nga dito eh. So may mga pagkakataon talagang ganun, hindi natin maiwasan yun, hindi natin makokontrol. Pero pagka-establish naman na yung gawaan mo, from time to time, merong paisa-isa, mga flash door, ganyan, hamba, okay din naman, at least sarili mo yung time mo. Yan, kung halimbawa katulad nito, medyo mas malaki yung kita mo dahil kung ikaw na mismo yung gagawa, ikaw na rin magbabarnes. Solo mo. Pero kapag ka medyo maramihan at nagmamadali yung mga customer, kailangan mo talaga ng kasama. Pwede mo silang arawan, pwede rin naman na pakyawan. Bali, halimbawa, dito sa katre na to, ang pakyawan, for example, dito sa king size, depende sa design eh. Usually, 3,000, ganyan, ang pakyaw ng isang katre. Pwede mo rin namang i-araw ang rate ng isang skilled worker dito sa atin. Pagiging karpintero, 650. Ganun na yung bigayan ko sa kanila. Pagka-araw, yon. Tapos, doon naman sa pagbabarnis, yung araw lang, 500, ganyan. Pwedeng 600, depende doon sa trabaho na kaya nung nagbabarnis. At tulad nito, pwede siyang ipapakyaw yung ganitong king size. Ayan, nasa 3,000 ka kasi medyo malaki to eh. Around 2 days to 3 days, yun na yung pinakamatagal na pagbuo nitong kasi unang araw titistisin mo lahat, then second day magmimitsa ka, magbubutas ka, then kung kaya talaga, kasi ito ang ginawa ko dito mga kaps, sinander ko na lahat bago ko inassemble, pati itong mga sahig niya or yung ating slats, sinander ko na lahat yan, kininis ko na, kung mapapansin niyo makinis na siya.
So, pag pinakuan natin, then mamasilyahan na lang natin pinagpakuan. Then, yun na lang yung ipa-flat sander natin ng grit 80. Ayan, para ano. Tapos yung mga sanepa niya, ayan, sa gilid. Kaya, pagkatapos na itong ma-assemble, konting pasta na lang, then yung ilang mga, bali ito, napastahan ko na rin kasi itong mga sanepa niya. Bali, ang papastahan na lang natin dyan, yung mga pinagpakuan. So, maliliit na lang naman yun. And then, itong headboard, detachable naman yan. Kaya, yan, nakahilba na lang yung mga pako niyan. So, bubunutin natin yan once na maikabit natin lahat nung sahig. And then, yan, ganun din sa, simple lang naman kasi yung footboard dito. Ganyan. Isang malapad lang siyang panel dito. Ganyan lang siya kasimple. So, dito, ganun din. Ayan, nakahilba na rin siya. Pwedeng, pero ito, ipipix na natin ito dahil mababa lang naman ito. Wala naman siyang mataas na footboard. So, okay na yan as is. Then, yung headboard na lang ang detachable, mga kaps. Pag nasahigan, baklas, then, hiwalay natin siyang ibabarnisan yung headboard. Kasi, sasanderin pa natin ito. Kikinisin pa natin ito. Ayan, nakinis na natin itong mga bulilyo na ito. Pati yung, ito kasi mahirap dukutin. Lihahin kapag ina-assemble. So, ang ginawa ko dyan, niliha ko muna lahat yan. Pati itong mga bulilyo niya. Para madali na lang. Ito na lang harap kasi madali naman itong lihahin. So, right after nun, bardes, pwede nating i-deliver. Kayang tapusin ito ng isang araw sa pagbabarnes. So, shoutout nga pala sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. At medyo naging busy tayo. Hindi tayo nakakagawa ng mga videos like this. Ang kadalasan kong ginagawa, mga kaps, is yung live video. Bali, nagkaroon tayo ng live videos dito sa mga paghahasa. Yun kasi pinakamadali at medyo hectic ang schedule natin. Maraming ginagawa. Magamat wala tayong ganong tanggap, marami tayong ibang mga obligasyon na kinakaharap. So, medyo madalang tayo makapag-edit ng mga videos. Pero salamat ng marami pa rin dahil 60,000 mahigit na yung ating subscribers, and I hope na sana bago matapos ng taon na to, maabot natin yung 100k. Kaya natin yan. So, salamat mga kaps, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please consider subscribing at i-click nyo na rin ang bell notification para updated kayo sa mga bago kong uploads. So, i-divide na lang natin yung mga spaces nito. So, ganyan. Bago natin i-fix lahat. Anyway, ihilba na lang muna natin yung mga pako para anytime na meron tayong adjustment, pwede pa nating bunutin. So, dito lang sa ano yan, dito sa bungad o dito sa pagpinakapaanan tsaka sa dulo. The rest, yung bandang gitna na yan, once na ma-fix natin lahat sa dulo, magkabilang dulo, okay na lahat yan. So, spacing na lang ang aayusin natin. So, yung mga kaps, i-divide na natin itong mga to. So, papakuha na lang natin. Around 3.8 inch yung pagitan nitong bawat mga sahig natin. Or nasa 1.2 cm yung mga pagitan yan. So, ayan. Papakuha na lang natin yan. Ang ginamit nating lapad dito, mga kaps, ng slots ay 3 inches yan. Bali, 3 inches yung lapad niya. Or katumbas ng halos nasa 7.5 cm yung lapad niya. So, ayan yung maging parang itsura niya. Pag natapos, bali ito, mga kaps, pwede namang hindi ganito yung sahig niya. O pwedeng plywood or plyboard lang gamitin natin para isang salpak na lang. Pero dito kasi sa shop, mga kaps, usually ganito ang ginagawa natin. Pero halimbawa, mga gusto niyo mag-DIY ng sarili niyong bed, mabuo niyo lang yung sanepa, magkabilang gilid, headboard tsaka footboard,
kahit nga walang headboard na ganyan, kahit simple lang na poste, then may isang diretso lang na ganon, then sorelas, patungan nyo lang ng plyboard or plywood, pwedeng dimedya, pwedeng 3/4, then pwede nyo lang magamit pag pansariling gamit nyo, mga kaps. Yon, mga kaps, at natapos na nga yung aking project na bed frame. Ayan, king size 72x75. So ayan, nailubog na rin natin yung mga pinagpakuan yan. So papasa lang natin, mag-apply tayo ng body filler. Then after mag-body filler, sasandarin natin at kikinisin. After ng pagkikinis ay pwede na tayong magpondo ng wood stain. And then right after that, sanding sealer, mga ilang patong, liha, 150 to 2400, then 600, tapos magtatap ko tayo ng clear gloss lacquer. Pwedeng dead flat, pwedeng as is na yung clear gloss para glossy yung finish niya. So yan, once again mga kaps, salamat ng napakarami sa patuloy na pagsuporta nyo, at marami pa tayong gagawin mga videos like this at mga live streaming. Salamat ng marami. Sa mga viewers natin hindi pa nakapag-subscribe, please consider subscribing at click nyo rin ng notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. May mga projects pa tayo nakapila mga kaps, like yung simple na lamesa, papakita kong paano ginagawa. And then may mga pinto pa tayong nakahanay na projects. Ayan, pagka medyo hectic na masyado yung schedule natin, hindi tayo aabot dun sa schedule, kailangan na nating tumawag pa ng isa pang kasama. Si Mang Bendro ay nakaantabay lang naman mga kaps. Hanggang sa muli mga kaps, salamat ng napakarami and Godspeed everyone. What's the matter? Why are you crying? Oh my goodness. Bakit po kayo umiiyak? Bakit po kayo umiiyak? Ang batang Liam. Hello! Mag-hi ka anak. Hello! Bye-bye! Bye-bye daw anak. Bye-bye. Bye-bye!